Ninenervous ka pa ba, Sid? Talaga. Makakaraos din tayo. Merong joke lagi na maririnig kayo. And di ko lang kung narinig nyo na to before. Na ang marriage ay sa first day, daw, kasi magkaiba naman yung wedding at marriage. Ito, wedding ito. Pag-uwi niyong dalawa, yun na yung day one ng inyong marriage. Sabi ng mga kumedya, no, before. Sa first day ng pagsasama, the man speaks and the woman listens. No? Second day, the woman speaks. Oh, the second year pala. Taon pala yun. Taon pala yung sinasabi. First year of marriage, husband always speaks and the wife always listens. The second year, the wife speaks and the husband listens. The third year, they both speak and the neighbor listens. No? Nakikinig na yung mga neighbors. Ganun sila ka-interested na malaman kung ano yung pinag-aawayan yung dalawa. Now, talagang aabot kayo sa maraming argumento sa pagsasama kapag lagi kayo nagkukontrahan. Kapag lagi niyong iniisip na kontrabida yung isa instead na kakampi. No? Kasi meron din tayong natural feeling na kapag sinabi mo, dapat sundin ang asawa ko. This is a good idea kasi. Maganda tong idea na to, kaya dapat sundin mo. No? Ganon din naman sa kabilang side, lalo na sa kababaihan, they also have this feeling of capable, no, to lead the family or be wise. Alam nyo, pag pinasok nyo sa marriage, sa pagsasama, yung mentality na kayo ay parehong leader, magsasabong kayo araw-araw. Magka-clash kayo. Kasi pareho kayong may feeling of being capable of doing everything. But remember, may purpose ang bawat sa inyo. Hindi kayo magkapareho ng purpose. Kaya, ang pagkakamali madalas ng mga husbands, yes, nag-taking the lead, pero ang iniisip niya sa wife niya, mag-isip kagaya niya. Dapat kapareho mo akong dumiskarte, dapat kapareho mo akong mag-isip. No? Ganun ang pagkakamali ng mga husbands eh. Ang hindi alam ng mga husbands, iba sila mag-isip. Iba ang mga babae mag-isip. Did you know that they were created by God to be automatically smart yung mga yan? Smart yan. Pag nag-aral pa yan, nako, masasapawan ka. Kaya ang sabi ng Diyos, gusto niyo hindi kayong magbangayan araw-araw? Sinabihan niya yung babae, submit yourself to your husband. Submit. Pagkagalit, huwag mong sabayan. Talagang giyera. Gustong-gusto ng mga kapitbahay yun. Oo, huwag sasabay. May argumento, yes. Kasi marami kayong pagkakaiba. Dinesign kayo ng Diyos like that. Tayo, dinesign tayo ng Diyos like that. Parehong male, pero dalawang model. Isang male, isang female. No, dalawang human beings. Isang klase, pero may male, may female. Lamang kaiba ang purpose. You should understand that. Okay? And the more na nakikilala mo yung asawa mo, the more na pinag-aaralan mo siya, the more na mas madaling gawin yung trabaho, yung roles natin sa isa't isa. Kasi nga, ang instruction talaga eh, pag-aralan mo muna sarili mo bago ka pumasok sa relationship. Kilalarin mo muna sarili mo bago ka magmahal ng neighbor. Neighbor can be anyone. Your spouse, your parents, yung neighbor, actual neighbor. So, pag ginawa mo yung proseso na yon, mas makikilala mo sarili mo. Ito pala yung kakayahan ko. Ito pala yung kaya kong gawin. Ito pala yung kaya kong i-offer sa mundo. And now you can give that to your spouse. Kaya maling-mali yung sasabihin nyo na this is my better half. This is my better half. Maling-mali po yun. Kailangan natin baguhin yan. Bakit? Kasi kailangan pag nag-asawa ka na, buong-buo ka. Full. Kumbaga sa baso, punong-puno kayong dalawa. Magbago man ang isip niya, tumigas man ang ulo niyan, buo ka pa rin. Wala kang hahabuling kalahati sa kanya. Di ba? Hindi kayo iyak-iyak. Because yan yung proseso ang tinuro ng Panginoon.
Ano yung prosesong yun? Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy heart. The more you know about God, the more you will know yourself. Lalo ka magiging effective na husband kapag naniniwala ka sa kakayahang binigay niya sa'yo. Paano ba humihina yung loob ng mga lalaki, lalo na pag nag-asawa? Yung bang pag yung husband mo, takot mag-take ng risk, takot mag-negosyo, ay, baka malugi. Negatibo na kagad. Ay, hindi ko kaya. Wala akong puhunan eh. Ay, baka ganito, ganyan. Ang dami negatibo. Hindi pa nga nag-uumpisa, no? So, walang magaganap na pangarap. Lagi kayo mag-i-struggle for the next 5-10 years. Ang iingatan niyo yung first 5 years. Yun ang pinakamataas na status, statistics ng mga bumibigay. So, ibibigay ko sikreto para hindi bumigay. Priority. Remember the word priority. Kasi pwedeng marami tayong priorities, pinagsasabay-sabay natin gawin at the same time. Isa lang yung dapat priority. Alam niyo kung ano yung dapat natin i-priority? Yung law ng Diyos. Because nung nagbuo siya ng nation, isang bansa, ang unang-una niyang binigay ay law, batas. At yung unang-unang batas na nandoon is about himself. You must love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And everything else follows. Diba? Kaya nung tinanong siya, ano yung greatest commandment? Jesus. Dalawa lang sinagot niya. Because the question requires 2 answers. Which is a process. Love the Lord thy God. Love yourself before loving neighbor. Before loving someone else. Tatlong proseso. Every time God speaks, it's a process. Walang shortcut. Kailangan mong maging fruitful. Genesis chapter 1. Be fruitful, comma, then multiply. It applies to every successful thing on earth. And that would include your marriage. Ang requirement talaga is to be fruitful first bago ka mag-multiply eh. Pero kung pumasok ka na sa relationship, di ka pa tapos maging fruitful, that's a challenge. That will be a challenge. Magtutulungan kayong dalawa. Paano maging fruitful ang isang puno? Kasi natural product din tayo eh. Paano maging fruitful? You must have the right environment. Ano yung right environment? Sarili niyong teritoryo. Hindi kayo titira sa magulang. Kasi, pag nandun kayo sa teritoryo ng magulang nyo, alam nyo na ang mangyayari. Yung consequences, interviewin nyo. Yung mga nakatira sa parents nila. Because, ang utos ay, pag nag-asawa daw ang lalaki, hiwalay sa kanyang ama't ina at makikipisan sa kanyang asawa. It's not a suggestion. It's a law. Dahil idudugtong niya na yung sarili niyo, yung spirituality niyo sa kanya. Para lahat ng gawin ninyong dalawa together ay maging mabunga. Kaya pag right environment kayo, tapos tama rin yung sinasabi niyo sa isa't isa, pagka nakatalikod, maganda naman yung sinasabi mo sa asawa mo. Oh, sikreto din kasi yan eh. Sisisihin niyo yung Lord, bakit maling tao yung nasa tabi niyo? Mali po yun. Hindi ka naman diniktahan ng Diyos na mag-asawa ka. Ikaw yung nag-decide. At nagsimula yun sa lalaki. Mananahimik si Sid eh. Diba no? At hindi mo makukonvince na maging asawa isang babae kung wala kang package deal. Ano yung package deal? Sin. Hindi kita pa iiyakin. Hindi kita gugutumin. Hindi kita magandang kinabukasan, magandang buhay. Hindi kita sasaktan, etc., etc. Nasabi mo yun sa kanya? Nasabi niya, Sin. Okay. Kasi kung wala nun, hindi mo naman siya pagbibigyan, di ba? Hindi ka naman, oo. Hindi nyo natural or hindi nyo nature ang mag-alok ng marriage sa lalaki. Sa lalaki talaga nagsisimula yun. Naghihintay lang kayo eh, di ba? O, pag napansin kayo, kasi mabunga na rin kayo, o, pag kayo lalaking pinatulan nyo, eh, hindi rin mabunga, problema yan. Okay? So, you must be fruitful together bago kayo mag-multiply. Para kahit ilan man yung i-multiply nyo, kaya nyong buhayin. Di ba? Huwag basta maniniwala sa sinasabi na pagka nag-multiply ka, you're doing God a favor. Hindi.
Mali po yun. Kasi the first instruction was to become fruitful first. Basahin nyo. At may comma. Hindi tuloy-tuloy. Pag sinabi may comma, you have to do something. Proseso yun. Become fruitful. Find your purpose in life. Para alam niya kung saan siya magsasubmit sa'yo. Kaya pag hindi mo na-discover ang purpose mo in life, kahit na married ka na, barkada mo pa rin kasama mo. Kahit na married ka na, nasa Mobile Legend ka pa rin palagi. So, di ba? Nagsasuffer in relationship sa mga ganon. Kaya, find your purpose, discover it, pagtulungan yung dalawa. And you will enjoy marriage. Mayroong benefit ng marriage, lumalago ang buhay, which has been studied already in the US. At umahaba din ang buhay, umahaba, nagiging healthy pareho. Lumalago ang buhay, nagiging mas healthy sa mga single. Pinakalala na po yan. Hindi lang, hindi ito first time, hindi ito first information. Kailangan lang iulitin sa inyo, baka hindi lang nasasabi ng iba. Yan. So the secret is prioritize the law of God. And you will never go wrong. Pag sinabing law of God, kasama sa batas na nakasulat, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Pag sinabing harsh, lahat ng masasakit na word na kahit sa tingin mo direct or tama, harsh para sa kanila yun. Yung pagluluto, tapos natikman mo, maalat, ang alat naman ito, harsh yun sa kanila. Di ba na, ma'am? Direct yung communication way mo eh. Yun ang hindi alam ng mga husbands. Kahit na sabihin mo totoo, hindi mo pwedeng diretsahin. Ha? Joey? Okay. Tumaba man yan, hindi mo rin pwedeng diretsahin. Kailangan positibo lagi ang sinasabi ng bawat isa sa atin sa loob ng tahanan. Punuin nyo ng love, care, protection ang inyong tahanan. At lahat ng memories ninyo, puro ang gaganda. And the purpose why you have to follow the law is because to protect your memories. Para someday, hindi nyo maalala na pag bumalik kayo doon sa bahay nyo, dito sinapok niya ako eh. Dito sinipa ako siya eh. Dito kami nagbangayan. Dito. Diba? Ibig sabihin, naiwanan niya na yung bahay niyo, inabandon niya na yung bahay na yun. Because walang love sa loob eh. So gusto niyo magtagal yung tahanan niyo, lagyan niyo ng maraming memories. Good memories. Lalo na pag binigyan kayo ng anak ng Diyos. Mahalin niyo ang bawat isa. Mag-invest sa relationship. Sa asawa, sa anak, bago makapag-invest ng relationship sa mga kamag-anak, or sa komunidad. Inuuna muna daw yun sa loob ng tahanan. Ayon din sa pag-aaral ng Harvard. So, ignorance lang ang pwedeng sumira sa ating buhay. Pinasabi ko sa inyo ito para hindi kami nagkulang. Ha? Pag medyo nakalimutan ng isa, nagbago, eh, tawag lang kayo. No? You're just one call away. Okay? So, congratulations again to both of you. Thank you. We will now proceed to the marriage rites. Bride and groom.